Bukod sa mga residente, apektado rin ang water service interruption ng Maynila ang ilang ospital sa Maynila. Ang ilang paaralan naman, nagkansila na ng klase ngayong araw dahil sa kawalan ng tubig. Narito ang aking report. Naibauna ang isang parte ng 20-meter-long primary pipe ng Maynilad. Nasa tinatawag ng critical first 35 hours ang kanilang pipe realignment project. Sa unang 35 hours daw, hanggang 1,000,000 customer nila ang mawawala ng tubig simula kahapon ng alauna hanggang Miyerkules at sa Lunes hanggang Martes sa susunod na linggo. Maliban sa mga residente, apektado na rin ang mga estudyante. 6 na universidad at kolehiyo ang nagkansila ng klase dahil walang tubig sa campus. 13 public elementary at high schools ang nagpasabi na rin kansilado ang klase. Ang prioridad ng Maynilad na rasyonan ng tubig ay ang mga ospital gaya ng Amisola Maternity Hospital sa Barangay 202 Tondo. Yung kasi kailangan namin ng tubig para maglinis pati yung aming mga empleyado. Tapos yung aming mga outpatients gumagamit ng bathrooms, nag-CCR sila. Karamihan, ang dami dito pasyente sa umaga hanggang gabi, hanggang sa labas yan. So kung walang tubig, babaho kami. Magbabawas sila ng operasyon para hindi makompromiso ng limitadong tubig ang kanilang kalinisan. Hindi namin kakayanin yun. So talaga ang tinatanggap namin yung emergency cases lang at saka yung mga naka-schedule for cesarean sections. Pero sa gitna ng service interruption ng Maynilad, meron silang hindi sinasadyang buhusan ng sobra-sobra. Habang tinatay ang 1,000,000 customer ng Maynilad ang tagtuyot ngayon sa serbisyo ng tubig, ang mga residente dito sa R10 sa Tondo, Maynila ay parang nagwawata-wata festival sa dami ng tubig na umaagos mula sa sirang tubo rin ng Maynilad. Maraming tubig, hindi na wala ng tubig, lalong dumami tubig. Parang sapa, dire-diretso tubig. Ang sarap karap. Ang lamig-lamig. Alam na kami! Malino ba? Lahat ng pwedeng gawin sa tubig, ginawa na ng mga taga Moriones sa malasapang parting ito ng R10 Road. Kakabitan dapat ng Maynilad ng bagong valve stopper ang tubo nila sa Moriones, kaya lang nagkalik. Nalilito naman ang ilang negosyante sa Santa Cruz dahil sa advisory ng Maynilad, kahapon pa dapat sila walang tubig. Kaya ang car wash na ito, pinaiksi ang oras ng operasyon para magtipid sa tubig. Pero hanggang ngayon ay may tumutulo pa naman sa gripo. Nasira raw ang diskarte nila sa negosyo. Paliwanag ng Maynilad, mga natirang deposito na lang yan sa mga tubo na mauubos din kaya mag-ipon na sila.